Hi, good evening. Ayan, mga lodi, ayan, samahan nyo ako paano gumawa ng photo wedges. Ayan, naumpisahan ko siyang gawin o naisipan ko siyang gawin nung start nung mag-pandemic, diba? Ang hirap lahat tayo, yung iba sa atin hindi makapagtrabaho. Ayan, ginawa ko siyang extra income. So, malaking tulong din kasi dagdag pang gastos na rin siya. So, sa ating mga nanay, ayan, kailangan natin dumiskarte sa buhay. Diba? Mahirap pag umasa ka lang sa isang trabaho mo lang. So, hindi mo masasabi, bukas makalawa, may trabaho ka pa. So, mas maigi yung mas marami tayong alam sa buhay, diba? Nakahanda tayo kung anong yung mga pwede pang mangyari. Ayan guys, samahan nyo ako, gagawa tayo ng photo wedges. Ayan, dadalhin ko siya bukas. Paenda ko sa mga kasamahan ko sa trabaho. So, malaking pasasalamat ko din sa kanila, sa mga kasamahan ko sa Mega Mall. Kasi dahil sa kanila, so, tinatangkilik nila bawat payandang ginagawa ko. Shout out sa inyo mga guys dyan, mga lodi. Ayan, umpisa na po natin mga lodi kung paano gumawa ng photo wedges si Marcella. Ayan. Una-una po, ayan, yung ating harina, iyan muna natin siya, sasalain muna natin siya. So, kailangan natin itong gawin para pag may mga buo-buo, so, naano pa natin siya. Ang gagawin ko po ay 4 cups. So, medyo marami na din siya. Tapos, sunod po natin itong asukal. Ayan, white sugar po yung gamit ko. Refined sugar po yung gamit ko. Two cups po yung gamit ko kasi 4 cups yung ating flour. Yung harina natin, 4 cups. Kaya yung asukal natin nagagamitin ay 2 cups po. Ayan. Sunod natin itong baking powder. Yung baking powder ko naman, ano siya, 4 tablespoon po ang aking gamit. So, yan, okay na. Mix na po natin siya. So, kailangan nakamix siya, yung dry ingredients natin. Tapos, set aside po muna natin siya. Sunod naman natin yung sa 4 cups, ito po, 4 na egg yung gamit ko. Medium size. Ayan, lagay na natin siya. Tapos, melted butter o kaya sa akin ang ginagamit ko, cooking oil po. So, ang gamit ko, 4 tablespoon. So, pagsamahin na natin sila. Tapos, 1/4 apat na 1/4 ang nilagay ko. 2. Four. Tapos, pwede natin siya, ilalagyan natin siya ng 3/4 cups
of water. So, ang ginagawa ko para mas malasa compare sa ibang ordinary puto na ginagawa nila, nilalagyan ko siya ng milk powder. Kahit isa lang po, tunawin nyo siya sa tubig. So, yun ang magiging nating tubig sa kanya. Isa or dalawa po pwede. Tapos, dito na natin siya ilagay. Then, mix ulit. I-mix natin siya. Mix. Haluin natin siyang maigi. Pag nahalo na natin siya, buhos na natin dito. Yan, tulad ng pagbuhos, ng pagmamahal sa kanya. Pero kailangan din natin masasayang. Kasi baka mamaya buhos na ng buhos, kamali na ng pinuhos. Then, mix ulit. Yan, mix na natin siya. Ginangawit na ako. Ayan, mga lodi, okay na. So, nasa inyo na po kung gusto nyo pa siya lagyan ng cheese bago nyo po siya ilagay sa ano niya. Lagayan. Ayan, yung mga nagbuo-buo pa. So, ako, ang ginagawa ko para mas mas malasa siya, mas masarap siya. Nilalagyan ko muna siya ng cheese. Ayan. Kahit anong cheese, pwede. Kung pang negosyo, kahit yung medyo mumurahin lang. Gamit ko okay cheese. Ginagawa na yung cheese natin, gumambot. Baliktad pa. Kubat walang lumalabas. So, ayan mga lodi, okay na siya. Pwede na yan.
ba? Kapag may tiyaga, may nilaga. Konting mix. Tapos, pwede na natin siyang ilagay. Ayan, ito gagamitin ko, salted egg. Ang gagamitin ko siya para sa putupaw. Putupaw with cheese. Kasi yung iba, gusto nila yung may itlog na maalat. Yung iba naman, gusto yung ano lang, plain na puto lang. Puto with cheese lang. So, yan. Pa-rest muna natin siya ng 15 minutes. So, after 15 minutes, pwede na natin siyang ilagay. Ito pala, nilagyan ko muna siya ng mantika, yung gitna lang, bandang gitna. Huwag na yung buong, ano, yung gitna lang sa kanya. Tapos, lalagay na natin siya. Yan, kailangan mga ganyan lang yung karami niya. Huwag nyo siyang pupunuin kasi aapaw pa yan eh. Tapos, lagay na natin yung cheese. Ganyan ako maghiwa ng cheese, pahaba. Then yung itlog na maalat. Ayan, kabilaan. Ayan po. Tapos kapag ano lang, puto with cheese lang, ganito lang ginagawa ko. So ganyan. Tapos, lagyan nyo lang siya ng laglag. Cheese sa gitna. Ayan. Ulit-ulit lang. Ayan. Ayan, ganyan lang. Ayan mga loads. I-steam na natin siya. So, bago pa lang natin siya i-steam, ilagay ito sa steamer natin, kailangan kumukulo na yung tubig. Saka yung takip niya, nilagyan ko siya ng tela. Binarot ko siya ng tela. Para pag pinagpawisan siya, hindi siya babagsak sa puto. Ayan. So, okay na. 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes siyang i-steam natin. Tapos, okay na yun. Depende sa kapal. 10 minutes. Ayan na siya. Okay na, luto na siya. Hello mga Lodi, ayan. Sa 4 cups po, nakagawa tayo ng 35 pieces. Yung puto paw natin, pwede nyo siyang ibenta ng 10 to 9 pesos po, bawat isa. Sa puto cheese naman po natin, pwede po natin siyang ibenta ng 8 pesos po hanggang 7. Ayan, bye-bye! Sana po, huwag nyo pong kalimutang i-follow nyo po ako. I like na rin po yung video ko. Then, kapag may mga suggestion po kayo, pwede naman po. Tsaka kung may request po kayo na yung kaya kong lutuin, why not? Thank you!